So, ayan guys, i-interviewin natin itong ating nakasalamuha, yung kaibigan ko. Kung ano yung buhay-buhay dito. Hindi sa inaano po yung buhay-buhay natin dito. Kasi po, sa mga nakakarami, lalo na sa mga baguhan dyan, dapat alam po ninyo itong buhay-buhay dito, kung ano yung nangyayari at kung ano yung mga kalagayan nila dito. Bakit akala ninyo nag-abroad sila ay magaganda ang kalagayan nila? Opo. Kapag ang napuntahan ninyo ay maganda ang site ninyo at ang kumpanya ninyo, maganda rin ang kalagayan ninyo. Pero karamihan dito, kumbaga sa 100%, guys, ilang porsyento ang mga hindi maganda yung napupuntahan ng mga kalagayan nila. Nasa palagay na natin na 70% yung hindi okay at 30% yung okay. So, ganun po ang buhay dito. So ngayon, ito, interviewin natin itong ating kausap dito po sa Pinasalan ko. Trabaho po nila. Anong trabaho mo, guys? Anong trabaho mo, Bon? Lubman. Lubman. Change oil ng mga sasakyan. Iba-ibang mga sasakyan. Ayan. Yan ang trabaho niya, Lubman. Nag-maintenance kami ng mga sasakyan. Ayan ang trabaho niya dito. So, itinagal niya na ng 8 taon. So, iisipin natin sa 8 taon na yun. At least, isipin natin na maganda ang kumpanya niya. Kasi ang iba dito, tumatagal lamang ng 2 taon. Kasi, siyempre, yung kumpanya siguro hindi maganda. Kaya, nag-i-exit na siya. So, ano nangyayari sa kanya? Kapag ganun ang 2 taon lang in-stay mo dito, hindi ka makakaipon. Kasi nga, padala. At pagkain mo pa, mga bisyo mo pa, siyempre, wala kang maiipon. Kumbaga, tabla-tabla. So, itong sa 8 taon niya, siguro marami na rin itong naipon. So, ano kayang iisipin natin na mga nabili niya o naipon niya sa kanyang pamamalagi? Ito lang, guys, ha. Yan, ako lang po sa inyo. Para alam niyo rin po yung buhay-buhay dito. Ayan. Ano bang naipon mo dun sa pag-stay mo dito, guys? Wala akong naipon dito kasi una-una may pamilya tayo. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Marami tayong obligasyon sa pamilya natin. So, doon ko na lang binibus na. Yan ang... Masaya na ako. O, diba? Yan ang mapagmahal ng pamilya. Kasi may mga na nag-abroad dito, hindi nila inaasikaso ang kanilang pamilya. Kulang-kulang ang kanilang mga binibigay. Di bali na wala kang ipon, basta't ang pamilya mo ay nasusuportahan mo. Yun ang pinaka-importante yun. Kumbaga, nangarap ka sa pamilya mo, ibinigay mo lahat yung mga pangarap nila, kahit na wala ka para sa iyo, at least masaya ang pamilya mo. Ganun ang natin dito, yung goal natin kung bakit tayo nag-a-approach. So guys, ayan, nasabi ko sa inyo yung buhay-buhay dito. Kaya sa tagal niya na pag-abroad dito, hindi po lahat ng nag-a-abroad ay maraming ipon. Maraming pong ipon, yun po, ay naitulong niya sa pamilya niya at naibigay niya at sa pamilya niya dyan at nasiyahan yung mga pamilya niya. Yun ang pinaka-importante. So guys, ayan. Hindi kami nakikita kasi naramdaman ko yung pagmamahal nila. Kahit bilang isang magulang at saka malayo sa mga pamilya natin. Pinapakita nila yung mamahal nila. Kahit di tayo nakikita-kita, bilang na kami umuwi. At kasi naramdaman nila sa isa't isa yung pagmamahal. Yun ang naman ang importante. So, mayroon naman kasi mga pamilya na ang kapag tumatawag sila, yung sinasabi nila, lagi ko rin na sa mga quotes o yung mga sa Facebook na kapag tumatawag sila, yung gusto lang nila na mabigyan sila ng mga gadgets at kapag natawagan na at napadala na, di ba? Wala na lang kwenta. So, hindi nawawala yung ganun eh sa tao. Talagang pasama na yun bilang isang what the fuck. So,
siyempre, tayo lang siyempre yung mag-iintindi. Kaya tayo lang dito. Para itigilin natin yung pamumuhay ng pamilya. Tama niya. Yeah. So, Joseph, ano bang masasabi mo at maano mo sa mga tao na nanonood sa'yo, sa mga lalo-lalo sa mag-a-abroad o sa mga kapanood sa'yo? Ano bang ma-advise mo sa kanila, lalo na kapag baguhan na yan? Ano bang maano? Kung gusto nila mag-abroad, kailangan buo yung loob nila na pumunta sila dito. Mag-trabaho, siyempre. Buo yung loob nila na pagsikapan nila. Kung ano yung pinapanila nito. Yung pangarap nila. Pangarap nila sa sarili nila, sa pamilya nila. Diba? Kaya nga tayo nag-abroad para at least may pangarap tayo sa buhay. Tama yun. Na dapat natin matipag. Kasi mahirap para naman natin buhay sa Pilipinas. So, swerte lang. Sa hanggat dito tayo sa abroad, kahit saan man lugar, ang advice ko lang ay maging matatag tayo. Tama yan. Kailangan maging matatag tayo. Lagi lang tayo tumawag sa inyo. Yun ang pinaka-uwi. Yan ang pag-uwi natin. Kaya kung nawawala na tayo ng pag-asa at kung ano man yung mga problema dumadating sa atin, di ba? Huwag tayong gagawa na di tama. Pag-isipan mo na kung tama. Ayan. Tama yan. So, at least, hindi tayo walang pagsisisihan sa mga darating. Hindi tayo napapa. Kaya nga tayo punta dito para magtrabaho. Para magtrabaho. Para sa ating pamilya na rin, of course. Para maibigay yung mga pangangailangan nila. Kaya tayo nagsasakripisyo din para din sa kanila. At sa Pilipinas naman dyan, guys, kayo, ito masasabi ko po sa inyo. Hindi porke nakapag-abroad yung mga mahal niyo sa buhay, mga asawa ninyo, mga kapatid o mga kapag-anak ninyo, dapat mag-give and take ba? Pag-usapan ninyo kung ano yung mga problema na nasa inyo sa mga problema at kailangan pag-usapan niyo rin kung lalo-lalo na ang problema natin sa pera, di ba? So kailangan give and take 'yan. Kapag nagpadalangin yung mga asawa o yung mga kapatid o kapag-anak ninyo, i-shape ninyo. I-save ninyo, hindi yung puro luho po kayo. Kasi po mahirap po yung ganun na uuwi ang inyong mga mahal sa buhay na wala, as in wala. Napupunta sila dito, wala, at babalik silang wala. So, kahit napaparo naman po, kahit na sa kinikita nila, kailangan kahit na isa sa 100%, magkira po kayo ng mga 30% para sa yung saving. Hindi yung puro luho po kayo, talagang as in, uubusin nyo lahat ng kita niya. Kasi, hindi po habang buhay po, nandito po tayo, nagtatrabaho, hindi po tayo lifetime. So, kaya po nag-abroad din po kami, sila, o tayong lahat, para sa ating pamilya. At para in the future ay meron tayong paghuhugutan o yung mga inipon natin dito sa ating paghihirap o pagsakripisyo sa ibang bansa. So guys, yun lang po masasabi ko po sa inyo. Kaya sa mga baguhan dyan, kailangan talaga, yun ang talagang gawin ninyo para makaipon po kayo. At sa mga nakakapanunod dahil sa Pilipinas, isave nyo po in the future at kung anuman pag-uumpisaan ninyo, ay meron kayong mahuhugot. Kung meron man kayong gagawin na proyekto, ay meron kayong saves at meron kayong gagamitin. Yun po lang po masasabi ko po sa inyo. Ayan guys, marami pong salamat. You guys. Ayan. So, ito naman isa na to, si... Ayan, kabalan ko po yan sa Kapampangan, taga Mexico. So, sa pamilya po niyan, meron lang po akong iaano sa inyo, sasabihin at ibabahagi po sa inyo itong kabalan natin na Kapampangan. Para alam nyo rin po kung ano yung mga saloobin nila dito at pamumuhay, para alam nyo rin po yung buhay nila dito as an OFW. Ayan guys. Ito nga pala si Robin. Robin. Ayan, taga Colubasa, Mexico, Pampanga. Ayan. So, i-share niya lang po sa inyo yung buhay-buhay niya dito. Ilang taon ka na dito guys? Magdadalawang taon pa lang. So, bago pa lang siya. Bago guys pa lang. So, sa dinalas niya ngayon, ano ba ang, ano mo, yung lifetime mo dito? Yung life mo nga. Yung nadanasan ko dito,
mahirap pero nandiyan naman yung pamilya para sumuporta. Mm-hmm. Salamat din sa kanila na kahit pa paano na ibsan yung lungkot na nagdarama ko dito. Salamat sa asawa ko. Ayan. Yeah. Ayan pala, mabait yung asawa niya. At least meron supporter sa kanya at kahit na malayo sila at may communication sila. Mm-hmm. So, kailangan po, pinakauna po yun guys. Pinakauna po yung supporters nyo sa bawat isa, yung supporta ninyo kahit na mahirap ang trabaho. At least sa communication na yan, nagkakaroon sila ng inspired o inspiration sa buhay para tahakin o labanan itong homesick na. Talagang ang homesick po ay talagang napakahirap labanan, lalo-lalo na kapag kayo ay hindi nyo binibigyan ng importante ang inyong mamahal sa buhay, ang inyong asawa, lalo na yan, baguhan pa lang. Kailangan po ang numero uno po talaga ang komunikasyon sa ganitong sitwasyon. Yung long distance, sinasabi na yung long distance relationship, kailangan po talaga ang komunikasyon, yung suporta nyo sa bawat isa para tumagal po dito at yung pagmamahal ninyo, ipapadama ninyo. Yun din yung may kailangan lang kayo pagkatapos ng kailangan ninyo, so wala na. So yun po ang sinasabi ko po sa inyo. So ayan, si Robin po, sasabihin niya sa mga mahal niya dito sa Pilipinas kung ano yung buhay-buhay niya dito. At ayan, sinasabi niya nga po. Ang buhay ko ngayon, ayos naman. Hindi katulad nung nasa Pinas na naghahanap ng trabaho. Hindi mo alam saan pupunta. Di ba? Pero ngayon, nasa stable naman. Inshallah. Tiyagaan lang, di ba? Sa tulong din ng Panginoon natin na hanggang ngayon, okay pa. Nakakaraos sa araw-araw na binigay ng Diyos. Saka sa pamilya ko, salamat din na marami sila yung nagpapasaya. Naibsan ko yung lungkot tsaka sa mga kasama ko na dito sa mababait. Ayan guys. So, lahat ng mga kasama hindi naman mababait talaga. Kailangan ingat-ingat din sa tungo sa kapwa natin. So, Boy, ano bang may papayo mo sa kanila para tumagal dito ng tatagal ka pa ba dito? Mag-i-stay ka pa dito? Ano bang status ng trabaho mo? Okay ba? Yung kailangan mo dapat pumunta dito, dapat dala mo yung determinasyon at saka sipag sa trabaho. Mm-hmm. Saka huwag mong kalimutan na may Panginoon sa taas. Ayun, yun ang pinaka-importante. Yan, hindi ka pababayanan sa taas. So, ano naman ba ang ano mo yung sa homesick, ano bang masasabi mo sa kanila para hindi sila ma-homesick? Ano bang gagawin na dapat na taktika na dapat sa gawin para hindi sila ma-homesick o ma-board sa buo? Kung sa homesick, sa una lang yan, lahat ng huwet, dapat yung talaga maranasan. Mm-hmm. Lalo na kung may pamilya ka, tsaka yung sa tawag nun. Basta manalangin ka lang, tsaka yung pamilya mo, huwag mong pabayaan sa ganyan-ganyan. Huwag mong pakinggan yung mga iba-iba na ibang tao na dinadown ka. Oh, marami kasing tao na kapag nakapag-abroad ka, akala nila, kumisa kasi may mga tao guys na akala nila yung nasa abroad ka na, kapag nilapitan ka nila, nung siyempre, ito talagang reality talk lang to. Nung nag-abroad ka guys, ito sasabihin ko sa inyo to. Nung nag-abroad ka, walang tumutulong sa'yo, walang pumapansin sa'yo dahil wala kang kakayahan na, lalo na sa panggastos. Sarili mo rin ang tutulong sa'yo guys. Kaya kapag nakikita nila na umaangat ka at kapag lumapit sila sa'yo, at hindi mo sila napagbigyan, oo, napagbigyan mo ng isang beses, pangalawang beses, sa pangatlo, at may mga tao talaga na mga mapagsamantala at akala nila, kapag hindi mo na sila napagbigyan, akala mo napakadamot mo na, at akala nila, kapag umangat ka ay, hindi mo na sila napagbigyan, ang sama-sama mo na at ang sama-sama na ng ugali mo, o umamang ka lang, nag-abroad ka lang. So guys, isipin ninyo, dito po sa abroad, sarili mo rin po ang magpapaangat sa iyo. Hindi kayo at ibang tao ang gagawa niya, kundi tayo rin, sila din, sila yung mga yan. Nagsakripisyo sila dito sa abroad para sa kanilang pamilya.
At kayo po, nandyan, huwag kayong tatamad-tamad kasi po, ang tamad ay walang mangyayari sa buhay niyo. Huwag kayong umasa sa ibang tao na kung umasenso sila, ay deserve nila po yan, mga deserve nila yan. Kasi kapag hindi kayo napagbigyan, kasi po, ang pera po ay napakahirap hanapin. Bibigyan kayo ng tulong, magpasalamat na po kayo. Sa pangalawa po, dahil sila po may mga pamilya din at kailangan po nila yan. I-consideration nyo lang po. Oh. Isipin nyo na lang na napagbigyan na ako ng isang beses. Huwag kayo po mag-isip ng ganun na kapag hindi kayo napagbigyan, bastos na. So guys, yun lang po. Real talk lang po ito. Nasabi ko lang po yan. Kasi po marami po talagang ganyan na lalo na kapag uuwi kami. Ayan. Pag-uusapan natin yung uuwi kami, yung uuwi sila, magbabakasyon sila, at may mga kaibigan tayo at mga kamag-anak na sasalubong sa atin sa airport, di ba? At tapos, pupunta sila sa bahay ninyo, di ba? Alam nyo yun po yan, reality talk po yan. Ako po na-experience ko po na rin yan, at sila rin, say, of course, na normal life. Na experience din nila yan. Kami po dito, uuwi lang po kami ay magpapahinga. Hindi po kami uuwi na mamimigay o magpapayabang ng pera namin na pinagpaguran. Dahil po ang pera po talaga napakahirap hanapin. Ngayon, kung ano yung kaya namin ibigay sa inyo, pagtsagaan ninyo po. Dahil po ang pera na kinikita namin ay talagang nanggagaling sa aming dugot pawis na para kumita. At kayo, nandyan, tatamad-tamad kayo, tapos hihingin kayo ng tulong, lalo na akala ninyo ang buhay dito ay talagang napakasarap. Kayo na kaya po ang mag-abroad para alam niyo po kung ano yung mga nararamdaman namin. So, yan lang ang sinasabi ko sa inyo. Kaya yung kung ano yung naiibot naman, tsokolate man o ano man, magpasalamat po kayo, at least naalala kayo at bigyan kayo. At yung mga hindi po nabigyan dyan, pasensya rin po kayo kasi yun lang po ang kaya namin ibigay sa inyo. Dahil yun lang ang ipon namin. So, wag po kayo magtampo. Kasi marami pong mga ganyan na ano eh. Yung pare ko, yung kaibigan ko, nag-abroad, hindi ako binigyan. Lumaki na yung ulo. Hindi po ganun. Kasi yun, sa totoo lang, binibigay lang namin yung kumbaga, kasiyahan din rin namin dahil sa mga kaibigan namin na malapit sa amin para ibigay po sa inyo lang yun. Pero totally, yung mga kapitbahay natin dyan, mga kapitbahay natin lahat, hindi namin kayang bigyan kayong lahat. Kung sino lang ang, kung ano lang kaya namin bigay, yung pagpasyahan na po. So guys, yan, napag-usapan namin. So finally, yan, na-interview na natin po yung dalawa nating kababayan ng mga OFW. Ayan. So guys, maraming salamat sa paumlak nyo. Ayan guys. God bless. Ayan. See you. So guys, ayan, andito ngayon ako. So, ayan guys, na-interview na natin sila. Yung kanilang mga buhay-buhay dito at ang kanilang inilagi at mga experience as an OFW isinerin po nila sa inyo para sa mga baguhan dyan na mag-upload. Alam din kung ano yung buhay-buhay dito. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood at sana mag-enjoy po kayo sa aking impinlags at pinalabas po sa inyo. Pupunin ka Pampangan uli and sana meron kayong natutunan sa aking pinlogs ngayon. At meron kayong idea o tips sa isiner ko at ipinalabas po sa inyo. Maraming pong salamat. Pupunin ka Pampangan uli and don't forget to subscribe to my YouTube channel Pupunin ka Pampangan and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Enjoy watching.